dahil alam namin na marami ang mga nagmahal at sumuporta kay Noy. So, the cremation is already finished. Tomorrow, we will have a mass in Ateneo for him. And on Saturday, we will bury him beside our parents in Manila Memorial. Ganun kasimple lang. Sana maintindihan ninyo na we did not think it would happen this soon. And we are just trying our best na hindi magkaroon ng super spreader event. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga condolences, sa lahat ng mga nakikita namin na mga nakikiramay sa amin, sa lahat ng mga mayor, sa lahat ng mga gobernador, sa lahat ng mga establishmento na on their own nag-decide na i-hashtag ang mga bandila ng Pilipinas. Thank you dun sa honor guard na pinapadala ngayon. Pero nire-respeto po namin na nandito pa rin tayo sa gitna ng isang pandemya. And we would have wanted so much more for our brother. Maraming salamat sa Malacanang dahil nag-reach out sila. Maraming salamat kay Presidente Duterte dun sa kanyang nararamdaman namin na sinseridad na pagkukundol sa pamilya namin. Thank you kay Executive Secretary Medjaldea dahil he offered us everything that we wanted. Under normal circumstances, Noy served in Congress, Noy served in the Senate, and he could have been lying in state in Malacañang. But nire-respeto namin na hindi pa lahat ng tao sa Pilipinas ay nababakunahan. So what we have decided as a family right now is that we know that there are people waiting outside. So we spoke about it. Our plan was really to just take the urn of our brother with us. Pero bibilisan lang namin ito at maraming salamat sa pulis ng Taguig sa kanilang pagpunta dito para bigyan kami ng assistance. It will just be 1 hour habang hinihintay namin because the honor guard will be arriving and there is a brief ceremony. And they are allowed to line up and they will help us to make sure na maayos ang lahat. The rest of the plans ay yun pa lang na pag-uusapan namin. Pasensya na hindi talaga namin ito inaakalang mangyayari. Nagulat talaga kaming lahat. The only thing I can say, and this is the only thing I will say, God bless me because we made our peace May 8th. But that is private. And I would like to keep that for myself. But I am so grateful na binigay yun sa akin. At nagpapasalamat ako na napatawad ako at minahal ako. And to the end, ang tinuring niya sa akin ay ako yung kanyang bunso. And pinangako pa sa kanya, gagawin kong lahat to just be even 1% of what he is as a man and as a Filipino. Maraming salamat sa pagmamahal na binigay niyo sa kanya. Malungkot, syempre, pero labas-masok yung mga tao na gustong humabol, makapagparangal sa kanya, inaalala yung mga nakaraan, maalala, at syempre, nag-encourage sa isa't isa na magkaroon ng pag-asa sa mga susunod na panahon. Pag-cremate kay former president? Yes, hindi ko nga naabutan eh. So, I think it happened about siguro mga 2 hours ago. Mm-hmm. Kanina lang, pagdating niya dito, I think cremate. Sure. May konting cremation. Bakit po cremate? Is it upon the request of the family? Or I would guess na request ng family. Mm-hmm. For the cabinet, we will have, first cabinet, we will have a mass tomorrow night. I don't even know where yet kasi we're still getting the details. Pero in-organize na ngayon. So what's the atmosphere po doon sa loob?
Well, it's a little sad, but as I said, there's also some reminiscing about the old times. So it's sad, and it's also mixed with a little bit of good stories, you know, happy memories amidst the sadness. Hello, sir. Senator.